welcome to my channel. This is miro Zuber. These are all the materials, guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung extension. Poly gel extension. Maganda siyang gawin kasi nga hindi siya yung acrylic na nakakasira ng kuko. So ito ang mga kagamitan niya. Clip. Yan ay clipper na nakakatulong na hindi magbubble ang nails kapag dinikit mo siya. Tapos ito ay cutter. Isi-shape niya kung depende sa'yo kung gaano kahaba ang nails. So ito ang first step, guys. Una is lagyan mo ng base coat. Ito ang mga short nails ko. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa. Nga pala, itong nasa sa left side ko, gawa ko na siya kahapon. Hindi ko lang siya binidyuhan. Yan ay ang base coat. Tapos, 60 second, gamit ang UV light para mas didikit pa siya ng masyado. Ayan, 60 seconds lang, guys. Madali lang siyang matuyo. Kaya, mas prefer ko siyang gamitin kaysa regular nail polish. Ito naman, yan ang poly gel na kung saan ilalagay siya sa fake nails. Ano siya? Transparent na parang sticky. Yan ang fake nails. Hindi ko siya, hindi yan ang ilalagay ko, yung fake nails. Ito ang poly gel. I-insert ko siya i-insert ko siya bago idikit. Madali lang siyang gawin, guys, compared sa acrylic. Kailangan mo siyang idiin sa dulo. Ganyan, i-press mo lang siya ng i-press para magdikit sa kuko. Tapos i-clip lang ang yan ang clipper, i-clip mo lang siya. Tapos patuyin siya ng UV light, which is 60 seconds. Madali lang siyang matuyo compared sa regular nail polish. Tapos i-adjust mo ganyan. I-adjust mo lang siya para hindi siya medyo makapal sa dulo. Ganyan lang siya, guys. Super easy. Mas prefer ko siyang gamitin sa bahay kaysa magpunta ako sa salon. So save the dollar. Save the budget money. Ganyan lang siya. Matrabaho, pero kung nag-i-enjoy ka naman, why not? Ako nag-i-enjoy ako kapag gumagawa ako nito. Yan, 60 seconds din siya. Ganyan lang. And after 60 seconds, pwede mo na siyang tanggalin yung fake nails. Super easy lang. Ganyan siya. Ipupul mo lang yon. Ganyan siya pagtanggal. Ganyan. Parang na siya. Yung bang, parang kakuman talaga siya. Yan. Tapos, alisin ang nasa gilid. Gamit ang pusher. Gamit ko din ang nipper para madali siyang matanggal. So, sobrang dali lang siyang gamitin. Tsaka nakaka-save ka pa. Kung pupunta ka ng salon, mag-suspend ka ng yan, ika-cut lang siya. Depende sa'yo, guys, kung gaano kahaba ang gusto mo. Kahit super haba. Sa akin, prepare ko siya ng ganyan lang. Parang normal or natural nails. Tapos, gagamitan ko siya ng electric drill para pantay yung nasa gilid at malinis siya tingnan.
Yan lang siya kasimple. Dahan-dahan lang guys kasi nga electric yan. Mabilis siya. Baka mapasok ka kapag dinikit mo nang masyado. Nilupay ko siya. Tingnan nyo guys. Super super sticky siya. Tsaka parang totoong nails. Parang totoo lang talaga siya. Super dali. Super affordable. Hindi mo na kailangan magpunta sa salon. Tsaka mas prefer ko yung sarili kong gamit para iwas din sa virus, iwas din sa mga fungi. Tsaka lagi kong nililinis sa mga gamit ko. See, pantay na siya. Super dali lang, guys. E sa mga gustong magawa ng sariling koko, yan, nilagyan ko siya ng martiulit. Alam mo na sa atin sa Pinas, gustong-gusto natin yung may pula-pula sa gilid. O, diba? Parang koko mo din siya. O, see? Yan. So, ayan na ang finished product natin. Yung sa pointed finger ko, hindi ko siya masyadong hinabaan kasi kapag gumamit ako ng contact lens, hindi masisira. So, yan lang, guys. Thank you.